Sama talaga ng loob ko eh. Nawala bigla yung loob ko. Hindi akalain ni Almer Bautista na ang lagnat ng 11 gulang niyang anak na si AJ ang mitya na pala ng kanyang buhay. Biyernes ng gabi na nagkalagnat si AJ, nagsuka at nagreklamong masakit ang ulo. Sabado nang isugod sa ospital ang bata at ang 10 gulang niyang kapatid na si Ashley dahil sa parehong sintomas. Si Ashley naagapan ng doktor ang paglala ng kondisyon pero si AJ namatay alauna ng madaling araw kanina. Ang nakalagay sa kanyang death certificate, dengue ang cause of death. Sigla nun. Walang sakit. Sigla-sigla talaga. Bigla lang. Eh, gusto kong magandang mananagot talaga eh. Kasi kung ganyan na bigla nawala yung anak ko, masakit sana. Dagdag problema ng pamilya Bautista ang kalagayan ni Ashley. Palabas na sana ng ospital kanina pero pinaiwan ng mga doktor. Ang dalawang bata naturukan sa unang pagkakataon ng dengvaksya sa school vaccination program Agosto noong nakaraang taon. Nahihirapan po yung bata, ayaw kumain. Tapos, sabi sa akin, patulungan mo ako, anong magagawa ko? Ang kidating Health Secretary Janet Garin, handa raw siyang palagutan kung mapapatunayang ang dengvaksya vaccine nga ang dahilan ng pagkamatay ng mga batang sinusuri ng Public Attorney's Office. Pero dapat din daw managot ang Sanofi Pasteur ang gumawa ng dengvaksya vaccine kung mapapatunayang may inilihim itong impormasyon sa DOH bago ipinatupad ang vaccination program. Kung may kunubli ang Sanofi Pasteur, eh pati po ako, eh numero uno po akong mag-aakusa sa kanila. Pero babalikan ko kung dun sa investigasyon eh may pananagutan kami, sasagutin ko po yun. But my conscience is clear, wala po kami itinagong impormasyon kay Pangulong Aquino. Well, ang tingin ko ay dahil itong bakuna ay may kinalaman dun sa mga namatay, dapat lang ay managot na sila. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque, bukod sa refund na ibibigay ng Sanofi, dapat daw magkaroon ng indemnity fund para mabayaran at mabigyan hustisya ang mga magulang ng mga batang namatay. Sa Lucena City, 15 mag-aaral ng Hinguin Elementary School ang dinala sa ospital kanina dahil kinakitaan sila ng sintomas ng dengue tulad ng rashes sa balat at lagnat. Nakumpleto ng 15 mag-aaral ang 3 dosage ng dengvaksya vaccine. Sinamahan ni PAU Chief Persida Acosta ang mga bata at magulang. Agapan po para magawa ng hydration, monitoring at kumbaga ay makaunsel din ang mga parents kung anong gagawin sa kanilang mga anak. Chino Gaston, GMA News.